Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay cross-watcher, pwede maging ikaw ito at hindi si Earth Sign. So bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa mga nangyayari sa'yo. So hopefully, no, pakisubscribe na lang po ng ating channel at pahit na lang ng notification bell. And please do comment, guys. Ma-appreciate ko lahat ng comments ninyo. Smileys, emoticon, any emoticons, maraming salamat po. Start na natin ang readings, guys. This is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Wands. So, meron ka mga challenges na pinagdadaanan ngayon. Na parang, ang hirap. Paano ko ba ito lalagpasan? Paano ko ba ito makakayanan? That's your energy. The World and the Four of Cups. I feel like yung iba sa inyo involved dito yung mga taong nasa paligid mo na with the Four of Cups, parang nagpapakita ng emotions, no? Dito sa mga taong ito. So, maybe may mga tao sa paligid mo na nagiging dahilan kung bakit ka nai-stress, nagkakaproblema, parang isip ka ng isip, anong gagawin mo dito sa mga taong ito or sa mga bagay na ito. The devil is your Capricorn energy. Like, they are the one na nakakapag-control sa'yo, or maybe hindi mo, may mga bagay kang hindi magawa because of these people. Sila yung mga tao nagko-control sa'yo. Hindi naman control na talaga minamanduhan ka, no? But, bibigyan kita ng example, no? Maybe yung iba sa inyo, this could be friends, or family members, or if you do have children, no? Lalo na, if you do have children, for example, lalo na kung ikaw may children, and then may gusto kang puntahan na lugar, gusto mong gumala, pero hindi mo magawa because dahil dito, na maybe you do have responsibilities dito sa mga taong ito. So, in a way, parang nakokontrol ka. Pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? For Earth sign, please. For Earth sign, please. Spirit guides, angel guides, one last shuffle for Earth sign. Person, Earth sign. Thank you, spirit guides, angel guides. Okay, ang person mo, bottom of the deck, we do have here the Emperor. Okay, meron tayo ditong Five of Cups. Queen of Wands, Knight of Pentacles, and the Eight of Swords. Okay. Ito person na ito is very stuck sa kanyang emotions, ano? And this could be a person malayo sa'yo with a Queen of Wands. Pero okay lang kahit hindi. Okay lang kahit hindi. Pwedeng hindi lang maganda yung communication. Okay, yung iba may distansya eh. Na yung person mo na masyado siya nagpapakita as the Emperor na parang kaya ko, okay lang ako. Pero hindi eh, hindi siya okay. The Five of Cups is really sad. The Five of Cups is your person na parang ang dami niyang pinagdadaanan na hindi naman talaga niya kaya, pero hindi niya maamin na hindi niya kaya. This person could be maraming disappointments, maraming problema na kinakaharap. May mga bagay siyang unti-unting nawawala sa kanya. Maybe material things na dati sa kanya, pero unti-unting nawawala ito. So maybe nagkakaroon ng problem regarding money. Yan, daming natatapon or nawawala dito sa taong ito. Pwedeng hindi niya ino-open yun sa'yo, but actually this person with the Queen of Wands, parang kailangan niya ng advice. This could be a person na dating nagbibigay na ng advice sa'yo, pero this time around parang kailangan niya ng advice. Anyway, ano nasa isip mo at emotions mo towards this person?
Dover, the Two of Wands, Eight of Wands, the Fool, the Tower, and the Nine of Swords. I feel like nagkakaroon ng problema sa inyo nitong dalawang nito person nito. So, parang ini-end mo na or gusto mo nang i-end tapusin. No? Nagkakaproblema in a way na pwedeng dahil sa communication. Maybe with the Two of Wands may mga plano dito na hindi nangyari. Okay, plano mo, pwedeng plano mo na hindi naman siya nakipagtulungan sa'yo or plano mo na hindi nangyari para sa inyong dalawa. The Eight of Wands, I feel like, there's a lot of passion na nararamdaman natin coming from you, pero, and pwedeng alam yun ng ibang tao sa paligid mo. Or may mga nakakaalam. But then, hindi mo na muna para i-open ito sa ngayon, sa kanya, parang ganun. And with Over the Fool, yeah, kasi maybe you don't want na mag-take ng risk sa ngayon. Kasi una sa lahat, marami ka pang problema. At saka may separation, may distance. Alangan naman, no? Alangan namang ikaw yung gumawa ng paraan. For now, nakikita natin, you want this connection to be over. Tama na. Pagod ka na. Okay, that's your energy. And how about yung person mo? Ano nasa isip niya at emotions niya? Towards you, spirit guides, angel guides. Nasa isip niya at emotion niya para sa'yo? Thank you, spirit guides, angel guides. Nasa isip at emotion ng personal para sa'yo. The Wheel. Five of Swords. Ace of Swords. Five of Pentacles. Eight of Pentacles. Two of Cups. This person is really sad. Alam niya emotion niya para sa'yo, pero parang hindi niya kayang ibigay lahat. Gusto niya ng pagbabago sa connection na ito. Iniisip ka niya pero hindi niya maamin sa'yo na iniisip ka niya. Like maybe namimiss ka niya pero hindi niya sinasabi namimiss ka niya. This person, sabi ko sa'yo, kailangan niya ng tulong pero hindi niya ina-admit yun. Pinupush naman niya yung sarili niya na kayanin mag-isa yung problema niya. Pero hindi niya kaya. Hindi niya kaya. There's a lot of love coming from this person. Pero naapektuhan kasi yun dahil sa problema niya regarding pera eh. Okay, wait lang guys. Okay, sorry about that, no? So, punta na tayo sa near future reading for you. Near future reading. Let's start. Okay. We dove here the Seven of Wands, the Eight of Cups, Six of Cups, and the Ten of Pentacles. Okay. Oh, may money offer ako nakikita dito, ha? Nakikita natin na possible na i-offer ito sa'yo and then magdulot ito or maging successful siya, no? With the Ten of Pentacles, nakikita natin na malayo ang mararating nitong particular offer nito in the future. Pero of course, medyo nakikita natin dito medyo macha-challenge kay. Oh, may offer. Eh, alam mo, ganun naman talaga. Ang success, hindi naman agad-agad. Hindi naman agad mayaman ka agad. Hindi ganun. Nakikita natin, kailangan mo pa rin mag-effort, mag-struggle. Pero nakikita natin na
magbubunga ng malaki sa'yo ito. So, medyo ititiis-tiis lang ng konti. And marami kang matututunan in the near future na may kinalaman sa skills, talents na madedevelop mo or ang kinggaling mo na mailalabas mo na hindi mo alam na meron ka nun, pero mailalabas mo siya. And I told you, pwedeng magdulot ito ng success para sa'yo. Pwedeng yung iba sa inyo, hindi mo alam, magaling ka palang makipag-trade or makipag-transact. So, hindi mo alam yun, no? Yung iba ay meron ka palang aking galing na makipag-communicate, pero hindi mo rin alam yon. Pero lalabas ito, no? Right after maibigay sa'yo yung offer. So, I can see documents na involved yung iba, no? Pero yung iba pwedeng knowledge, no? May, kumbaga, may offer ako sa'yo, no? May enhance yung knowledge mo through this. And then, pwedeng makatulong sa'yo. Then, pwedeng i-accept mo ito. And then, oo nga, makakatulong nga sa'yo. So, ganong klaseng offer. Anyway, this is all about money ang focus mo in the near future. And, nagtutuloy-tuloy naman yan para sa'yo. Pero nga lang, ang feeling yung iba sa inyo, mafe-feeling mo na parang hindi ka belong. Nakakaya kasi parang hindi ako katulad nila. Or pwede mapunta ka sa place na para kang outsider, ganun. Anyway. Knight of Swords is here. Nine of Cups. One more card. Three of Cups and the Two of Cups. Four of Pentacles. I really don't like the energy of the Four of Pentacles. So, kasi ito parang ito debt, utang. Parang hindi mabayaran. And yung person mo is that he or she keeps on paying dito sa kanyang utang, kautangan. Nahihirapan siyang bayaran. Nakikita natin dito with the Knight of Swords, so may mga maghahabol sa kanya because pwede nga hindi niya mabayaran itong kanyang mga pinag-utangan or pwede may mga cargo siya dito sa mga taong to. Nine of Cups is here. Three of Cups. May nakikita tayo dito ng success pagdating sa pakikipag-reconcile dito sa taong to. Pero with the Two of Cups, hindi natin nakikitang nasasabi niya sa'yo lahat ng emotions niya pa rin at kung ano yung tingin niya sa'yo. Okay? Hindi ko nakikitang ino-open niya yun. Nandun yung attractions, yung love, and etc. Nandun. Pero hindi ko nakikitang makakapag-invest siya sa connection or sa relasyon na ito. Meron pa rin mga nakatago. May special emotions. And itry niya mag-reach out sa'yo in the near future, pero might be you are busy celebrating o maybe may mga iba kang ginagawa and nasa iba yung attention mo, yung iba nasa celebration. And but your person is there. He or she will try to communicate with you. So, ayun yung nakikita natin near future for you. Yeah, the Ten of Wands. Nahirapan yung person mo talaga eh. Hindi talaga siya makaalis kung nasaan siya. Stuck. Also, marami siyang obligasyon na kailangan tapusin. And you see the energy of the Ten of Wands? There's this snake right here na nakakagat na doon sa person, no, na nandito. And hindi yun sinasadya ng person, no. Kung bakit siya nandun sa lugar na yun, sa pwesto na yun, hindi niya yun ini-expect na magiging ganun yung kalalabasan nun. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs,
Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching, and bye-bye.